advice is, ano ba yung mga ginawa ko dati para malagpasan yung mga ganun? Akala nyo yung ganito lang ako na wala akong mga trials. Marami guys, syempre. Hindi naman, naniniwala naman ako na hindi makakapag-advise ang tao kapag hindi siya dumaan sa ganung stage ng buhay. Channel, Tan Qureshi Vlogs. Guys, okay, anong oras ngayon? Ngayon ay 2nd of July, year 2020. Okay? Sorry, ang pangit pala ng pintuan. Yung konti, meron pang space, hindi pa napintura. Kaya mo na, sabi sa akin naman kayo nakatingin eh, okay lang. Guys, ano ba pag-usapan natin ngayon? Guys, lalapit ako ng konti. Sino yung mga broken-hearted sa inyo ngayon? Huh? Or nakaranas na ng pagkasawi sa pag-ibig? O di ba may mga tricycle sa labas? Ngayon ko dito yung masyadong maingay. Kaya dati guys, mapapansin nyo, sa gabi ako nag-vlog kasi tahimik. Ngayon kasi, wala na akong time sa gabi kasi inaantok na ako. Para ako may lipstick ko. Ano yan guys? Petroleum jelly yan. So, hindi pa kasi ako nakaka-order nung kay Adel Vlogs na Maria. Maria ba? Maria lip tint. Kasi guys, bawal pang pumasok dito sa amin yung maglalakad nga ng 2 days eh. So bawal pang pumasok sa amin yung mga delivery. Kailangan ko pang pumunta doon sa kanto bago kunin. Diba? Hindi naman ako basta-basta makaalis. So guys, puro dal-dal na eh. Pag-uusapin natin ngayon kung paano ba mag malampasan yung stage na bagong break up, o di ba? Oy, bago mag-react yung mga kapwa ko Muslim, okay? Yung mga bago sa channel ko, my name is Zhai. I'm a Filipina and I'm married to an Indian man. Okay? Yun, sabi ko nga, bago mag-react yung mga kapwa ko Muslim diyan, okay? Yung kung napapanood yung mga vlog ko dati, oo, sa Islam kasi, guys, yung mga hindi pa nakakaalam yung mga non-Muslims na viewers ko. Sa Islam kasi, bawal ang hindi allowed ang boyfriend and girlfriend relationship, okay? So, itong sasabihin ko sa inyo, since I'm a revert Muslim, iba kasi, kapag nag-revert sila, bumalik Islam sila, kinakalimutan na nila yung mga past, okay, na life nila. Since ako naman, wala naman akong kailangan itago sa inyo, wala naman akong ginawang masama nung hindi pa ako Muslim. So, why not, diba? Eh, kung may matututunan naman kayo sa sasabihin ko, diba? Mas matutuwa pa siguro ang Allah sa akin, diba? Yun. Kaya, yung mga, sabi ko nga, sa Islam, bawal ang boyfriend and girlfriend, okay? Bawal, pero hindi naman lahat sumusunod. Okay? Pero bawal siya. So, yung share ko sa inyo ngayon na advice is, ano ba yung mga ginawa ko dati para malagpasan yung mga ganun? Akala nyo yung, ganito lang ako na wala akong mga trials. Marami guys, syempre. Hindi naman, naniniwala naman ako na hindi makakapag-advise ang tao kapag hindi siya dumaan sa ganong stage ng buhay. Okay? Yung rinig-rinig lang, ano yung chismosa? Ba't itong cellphone na to? Nag-auto-focus siya, di ba? O, di ba? Yun. Paano nga ba? Syempre, yung mga viewers ko ngayon, comment kayo kung dumaan ba kayo sa heartbreaks. Yung niloko ng jowa, or nag-break na lang ng basta-basta, or dahil sa LDR, naghiwalay, or nang lalaki ka, or nang babae siya. Yun.
Basta, lahat yun naman kasi. Kaya na naman po si Manong Tricycle. Yan. Guys, ganito. Siguro may mga boyfriend kayo dati, bata pa kayo. Tapos umiikot yung mundo nyo doon sa lalaki. Sa babae na lang tayo mag-focus kasi babae ako, no? Pero sa mga lalaki din naman kasi, makaka-relate din kayo dito. And siguro makakuha kayo ng konting advice from me kung paano nyo malagpasan. Malagpasan ang tricycle, yung tunog ng tricycle. Sandali. Okay. Tapos yun, guys. Take note nga pala, ha. Tayong mga babae, kapag kunyari broken-hearted tayo, hindi lang tayo nasasaktan, no? Mas nasasaktan yung mga lalaki kapag iniwan sila ng babae. Tandaan nyo yan. Hindi ba to yung mga lalaki niyan? Tayo masyado nung tayong showy na ilalabas natin. Sila kasi may ego. Kinikimkim nila yung sama ng loob nila. Kinikimkim nila yung ano ba natuturo. Sige, busina. Yun, kinikimkim nila yung pagiging sawi nila. Iniisip nila kapag umiyak sila is hindi nababawasan yung pagkalalaki nila. Pero guys, mas masakit yung nararamdaman nila. Yun, paano nga ba? Kasi, alam nyo guys, ganito yung eh. Kapag naghihiwalay yung mag-boyfriend, kung niloko ka o something, o talaga naghiwalay kayo ng ganun-ganun na lang, may dahilan yun. May dahilan ba't kayo nagtagpo, may dahilan din ba't kayo nagkahiwalay. O, diba? O. So, yun guys. Mag-comment na yung mga dapat mag-comment. Kung niloko ba kayo, or naramdaman ninyo, paano nyo na lagpasan yung ganitong stage. Guys, kasi depression din yun eh. Alam nyo yun? So, pero sabi ko na lang paano na lang ako nag-survive. Yung paano, ano nangyari? Sobrang sakit ng maramdaman ko, ganun. Tapos, nangayayat ako, guys. Hindi ako, kasi ako kasi kapag may problema ako, talagang, yung iba kasi yung kapag may problema, lalo sila tumataba kasi kain sila ng kain, doon nila binubusong yung galit nila, yung lungkot nila sa kain ng kain. Ako naman guys, hindi ako makakain. Mas para ako na luloka. Akala niyo, sesaya ko lang. Pero yun, alam na yan ng mga office mate ko, di ba? Di ba may hanger pa doon? Uy, hanger, tumutong tiga. Tumutong ko lang to. Yan. Yun. Alam yan ng mga kasama ko sa opisina. Okay. Yun, alam mo, malaking tulong din sila eh. Paano ko nalagpasan yung ganong stage. Importante din, magiging ano ka, huwag mong itigim-kim. Huwag mong itatago yung nararamdaman mo eh. Alam mo yun? Ako kasi masyado, kung ano ko may problema, kung hindi ko naman siya, hindi ko siya kinitim-kim. Naghahanap din ako ng mga advisors. Pero syempre, nag-a-advise sila, pero hindi ko naman sila pinapakinggan. O, diba? Ganun naman talaga yun, diba? Kung ano yung gusto natin marinig, ayun yung pinapakinggan natin. Yung mga nagdudunong-dunungan sa feelings natin, hindi natin sila pinapakinggan. Kasi, habang nag-i-advise sila, ang iniisip natin is, hindi mo, ganyan ka mag-advise kasi hindi wala ka sa sitwasyon ko. Which is totoo naman. Diba? Advice na ng advice, hindi naman nila nararamdaman mo yung pinagdadaanan mo sa buhay. So, ganun talaga. Yun hanggang makakuha ka ng tamang tao na pakikinggan mo. Alam mo, yung tamang tao pakikinggan mo ng mga ganyan, mga advice. Alam niyo kung sino, ha? Yan yung mga magulang. Yun lang. Sila'y mas nakakaalam. Diba? Pero yung mga, syempre, hindi naman lahat tayo sinaswerte na may mga magulang hanggang ngayon. Pero sila talaga, as in, makikinig lang kayo sa kanila. Malalampasan nyo yun. And then, yung mga kaibigan nyo, yung talagang kaibigan ha, hindi yung kaibigan na pupuntahan nyo na tuwan-tuwa pala na nag-break kayo or something. Diba? Tuwan-tuwa pala na umiiyak ka. Hindi. Pero talaga, thankful ako doon sa mga tao na nandoon when I was in the one of the lowest part of my life. O, diba? Maganyan-ganyan pa. Nakipag-break lang sa show-jowa. Pag ganyan-ganyan, one of the lowest pa. Minsan may mga nagpapakamat. Pero talaga, guys, dumadaan sa buhay natin yung taong may dahilan. Sabi nga nila, parang may lesson
ka makukuha, experience, nadadalhin mo in the next chapter of your life. O, diba? So, kung niloko ka niya, alam mo na kung anong gagawin mo next time para hindi ka lokohin. Diba? Kung naging pabaya ka, alam mo na next time na hindi ka na, anong gagawin mo para hindi ka maging pabaya, para hindi ka iwan. These people na nang iwan sa'yo, nag-iiwan sila ng lesson na kailangan mo i-treasure. Diba? Malalim ang hugot ko. Pero talaga, importante yung mga kaibigan sa paligid mo. Kahit na... Ito guys, natatawa kasi ako eh. Punta ako sa opisina, iyak ako, iyak na. Tingnan ano na lang, bigla na lang ako. Ganun, iyak na lang ako. Tapos may darating akong kopya. Ayan, si Arky. Tandaan ko yan, si Arky. Kakanta pa yan. Kakanta pa yan sila. Sila Kelly, sila Apple, sila Janet, sila Ate Sheila. Si, oh, diba, minention ko kayo lahat dito. Si, sino pa man nakalimutan ko? Ate Sheila, Janet, Apple, Kelly, Arky. Yan sila, sila lang naman yun eh. Ayan, dadating yan sa makikita nila ako. Yung alam nilang paiyak na ako. Alam mo, kakanta yan. Sa Apo Hiking Society, yung nakasimangot ka na lang pala. Diba? Napaka-supportive nila eh. Tapos syempre, iyak na naman ako nun. Maya-maya, kakanta na naman sila. Kaibigan. Ano pa ba yun? Yan yung mga kinakanta nila, yung pampaano. Pero alam ko naman sila, mabigat din yung loob nila. Kasi yung mga time na yun, ako kasi, sa mga magbabarkada or something, mga kulig ko sa opisina, ako yung pinakamasayahin. So, yung mga ganun stage ng buhay ko, talagang ayaw nila yun na makita akong ganun. Alam ko yun, guys. Kaya, I'm very thankful. I'm still very thankful for the experience. Kahit na nakikita nyo na hindi ako masyado nagre-reply sa Qureshi, may inaayos lang ako sa buhay ko. Kaya ganyan. Itong vlog. Yun. Pero, inshallah, next time, magkakausap-usap pa rin tayo. Yun, guys, yung mga... Sabi ko nga yung mga dumadaan sa ganitong kasalukuyan siguro na broken-hearted. Importante kasi talaga yung magdasal kayo. Lalo na kung may mga tao na nagdadasal para sa inyo. Ayan, so kung sobrang effective yan. Bakit? Paano nga ba? Paano nga ba magkaroon ng mga tao magdadasal para sa inyo? Dapat may tinanim kang kabutihan sa kanila. Kasi, kapag may ginawang kang kabutihan sa kapwa mo, sila mismo magdadasal sa inyo. Magdadasal na maging masaya ka, magdadasal na maging healthy ka, sila yun. So, importante sa lahat, guys. Yung alam mo na wala kang tinapakang tao, yung nasasaktan ka, pero nandyan sila para ipagdasal ka. Kasi, masakit din sa kanila na makita kang ganun. Yun, dapat talaga, guys, maging mabuti kang tao. Kahit na may mga taong gumawa sa inyo ng masama, isipin lang ninyo, sila naman yun eh. Alam nyo yun? Marami nang dumaan sa amin yung kasawa kong ganyan. Ang bait-bait namin, lahat ginawa namin. Then, in the end, kami pa rin ang pinag-isipan ng masama. Which is, talaga nung una hindi namin matanggap. Ako, hindi ko matanggap. But, yung nakikita ko yung mga progress in life, nakikita ko yung mga taong namimit ko, hindi sila, naisip ko na hindi sila worth na mag-stay sa buhay namin. O, di ba malalim? Tulad din yan ng ex nyo. Habang tumatagal, matatanggap nyo, marirealize nyo, kapag may nakita ko yung bagong tao, na namimit nyo on the way, yun, akala mo, namamasahin. Kung nami-meet nyo on the way, mako-compare nyo eh. Sabihin nyo, ayan, tanga ko pala noon. Hindi siya worth it na mag-stay sa akin. Kasi, merong tao na na nakalaan para sa akin. For me also, may tao na nandyan para ibigyan ako ng importance. Nandyan para tumayo para sa akin. Ayun yung asawa ko. Yun. Kung iba yung nakatuluyan ko, meron ba akong gwapong anak? Yun na lang isipin nyo eh. May mga gwapo ba akong anak? Alhamdulillah, naging Muslim ako. Diba? Nga pala guys, yung mga
may mga nakikita kasi akong comments sa iba-ibang channel na pinupuntahan ko. Sabi nila, may nakita ko doon na nireject ko raw si Jesus Christ. Nalungkot daw siya dahil nag-Muslim ako. Which is, I'm very happy na concerned ka sa ganun. Pero, as a Muslim, we are respecting Jesus Christ, peace be upon Him. You know, whenever we're saying Jesus Christ, we're always putting peace be upon Him. Ayan, ganyan mag-respect. Ganyan ang binibigay naming respeto kay Jesus Christ, peace be upon Him. Okay, so yun. Hindi namin siya nireject. Okay? So ano pa ba? May kwente ba't may natutunan ba kasi sinabi ko? Pero guys, okay lang yun na umiyak. Kahit sa lalaki, okay lang yun umiyak. Nalilipas din yan. Kaya lang, yun nga, natutunan ko din sa asawa ko. Sabi niya lagi, mas maganda na yung umiyak ng isang beses hanggang tatlong araw kesa umiyak ng habang buhay. Kung nag-break man kayo, syempre masakit yun. Kasi sayang yung emotion, yung nag-invest kayo ng too much of emotion, masakit din yun. Diba? Kaya yun, pero malalagpasan nyo yan. Promise, malalagpasan nyo yan. Tapos in the end, marirealize nyo talaga na dapat lang talaga siyang mawala. Matatawa na lang kayo. Dadating kayo sa stage na matatawa kayo. Tapos lalait-laitan na ninyo yung ex nyo. Sisipin nyo, putan, tanga-tanga ko naman. Ay, sorry for the word ha. Pero yun, ayun yung isipin nyo. Matanga ko, ganda-ganda ko. Tapos ayun yung jowa ko. Kaya pala tinitignan ako ng mga tao kapag dumadaan kami magkasabay. Ayun yung mga iisipin lang ninyo. Tapos yun, yung mga may mag-boyfriend, girlfriend nga dyan, huwag kayong masyadong magmamadali sa pag-aasawa. Kasi mahirap ang buhay ngayon. Okay? Huwag kayong maging masyadong makusok. Kasi, malay mo may nakalaan pa na tao para sa inyo in the future. Diba sabi nga nila, yung mga no boyfriend since birth, tapos mga mag-re-reach na sila sa 35, 40, malay nyo. Yung nakalaan pala sa inyo, nasa sinapupunan pa ng nanay niya. Gusto naman yun, diba? Hintayin lang ninyo. Mag-grade 1 na yun. Pero kung kayo, age doesn't matter, yun. Basta pareho kayo ng, basta nagkakasundo kayo, yun. Ay, ano ba yan? Nalukot na. Yun, guys. So, yun, importante sa lahat, magdasal kayo. And, iiyak lang ninyo. Basta, maging open kayo sa tao, sa kaibigan, closest friend nyo, sa family, sa magulang, huwag kayo mahihiyang magsabi. Okay? Dahil sila lang naman yung makakapag-guide sa inyo. Yun, guys. So, kung may natutunan kayo, bravo. Kung wala, sa isang vlogs na lang kayong bumawi. Okay, guys? So, again, my name is Zhai. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Okay, guys? Bye!